So, welcome back to my YouTube channel, mga Rabbitero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin paano ba natin gagamutin yung nagluluha or nagmumutang alaga nating rabbit. So, kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at sumutot sa pag-alaga ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So, Happy New Year pala sa ating mga Rabbitero at simulan na natin. So, ayan, nandito yung mga rabbit natin at i-discuss at i-demo ko sa inyo ano ba yung dapat natin gawin para gamutin yung nagluluhang alaga nating rabbit. So ayan mga Rabbitero, nandito na naman tayo sa ating mga alagang rabbit. At ano nga ba yung dapat natin gawin bago natin gamutin or baano ba natin na asikasuhin yung rabbit natin pag nakita natin nagmuta. So itong rabbit ko ito, itong pure Californian ko, nakikita nyo nagmumuta yung kanyang left side na mata. So ayun, kung makikita nyo, medyo nagluluha. So sandali lang. Kumpara dito, maayos, walang luha. Ayan, malinis yung isa niyang mata kumpara dun sa kabila na medyo nagluluha. So ano ba yung mga possibilities or pwedeng dahilan kung bakit nagluluha yung ating alagang rabbit? So maraming dahilan, either bacterial, pwedeng viral, and pwede rin yung tinatamaan ng balahibo yung kanilang mata. At yung lastly is, yung isa mga dahilan, pwede nagkakaroon ng ache or sumasakit yung ngipin nila. So kumpara rin sa tao, pag masakit yung ngipin natin, di ba, nagluluha tayo. Sa ating mga alagang rabbit, ganyan rin po. Pwede rin sinisipon sila, kaya sila nagluluha. So merong iba yung gamot sa sipon, iba rin yung gamot dito sa pagluluha ng ating alagang rabbit. So kung sa sipon yung sakit ng rabbit natin at nagluluha, somatic yung gamot na bibigyan natin is for pagsisipon. So yung bronchial, meron tayo niyan. So pero pinaka-topic natin kung yung solely or yung mata lang po talaga yung nagluluha, ano ba dapat yung ating gawin? So number one, check natin yung mata ng rabbit natin kung tumatama po yung balahibo niya sa mata niya. So ayan, kung makikita nyo dito sa isang mata, malinis, wala pong lumalap, walang dumidikit na balahibo sa kanyang mata. So sa susunod na mata niya, tingnan natin yung sinasabi ko sa inyo na medyo infected na mata. So ayan, wala rin pong tumatama, pero medyo nagluluha po siya. So ayan, nakikita nyo? Ayan, medyo nagluluha po. Ayan, nakikita na nyo mga Rabbitero. Ayan. O, kikita nyo? Medyo nagluluha, diba? Kumpara dito sa isa. So ano ba yung mga gagawin natin? So mayroon tayo product na tinatawag na byline. So ano siya, teardrop. Basta pang ano siya, pang linis ng mata. Kasi nga, kung viral infection yung problema or bacterial, so kailangan natin linisan yung mata niya para mabawasan yung mga bacteria and yung pamamaga sa kanyang mata. So as you can see, yung left side lang po ng mata niya yung nagkakaroon ng luha. So parang safe to say na ano siya, localized lang po yung problema, and parang hindi naman siya bacterial or viral. Kasi kung viral or bacterial, mahahawa po yung kabilang mata. Since isang mata pa lang and mga dalawa o tatlong araw na natin nakikita, kailangan na natin itong asikasuhin. So ito yung sinasabi ko sa inyong product na meron tayong byline. For German Technology Natural Extract. So, paano ba natin, ano, saan ba ginagamit to? So, nakatigay nga, tear stain remover. So, remove stain around eyes and face. So kung nakikita natin, may mga muta, yun yung tinatanggal natin kasi pwede yun yung nagkakos na infection sa mata ng rabbit natin. And ito yung gagamitin natin, byline. So, syempre may German kasi kung sa ano, ito yung English niya. So, ang nakalagay dito, remove stains around the eyes and face. Tear stain remover is used as mild eye care. It gently removes stain caused by watery eyes. So kung nakikita natin, watery eyes or yung pagluluha. And ano po ba yung mga ano natin? Application or paano ba natin to gagamutin or paano natin gagamitin? Syempre dapat alam natin paano gamitin ito. Hindi lang basta-basta na ay ito yung gagamitin ko. Hindi po ito pinapatak sa mata ng rabbit natin. Baka sabihin nyo, papatak na sa mata ng rabbit, patay tayo dyan, hindi po ito pinapatak. So nakalagay dito, apply the tear stain remover with cotton wool and dab into
close eyes and adjacent area. Do not apply pressure. Use clean cotton wool to dry. So ito, meron tayong cotton wool or yung cotton rolls na atin dito. So ayan, meron tayong cotton roll. And it's a job. Ibig sabihin nung job, idadampi-dampi lang po natin. Hindi po natin. hindi natin ito i-cocon sa rabbit natin. Hindi natin apply ng pressure o hindi natin didiinan. So, kasing pressure, ibig sabihin yun, dinidiinan. So, we don't apply pressure to the infected area. O ibig sabihin, hindi po natin ito i-didiin. So, yun, maribitero. So, yun, maribitero, na lang muna natin ayos natin muna para makita nyo na maayos kung paano natin ito gagamitin. So, yun, maribitero. Maribitero, ito yung rabbit natin na sinasabi natin yung left eye niya is nagkakaroon ng teardrops or pagluluha. So, ito yung byline. Ito yung product na gagamitin natin. Ayan. So, kung nakikita nyo, ewan ko kung, ayan, nag-ano siya, focus na. Ayan. Medyo matagal na kasi ito at hindi ko rin masyado nagagamit dahil bihira lang naman nagkakaroon ng problema na ganyan yung ating maalaga rabbit. So, ito yung laman niya. Yan, ayan lang yung laman niya ito. Ayan lang. And dito po sa pinaka-tip niya or dulo niya po yung binubuksan po natin. And pag nabuksan po natin, so tre, lagay lang ito yung takip. Ay, lagyan lang natin. Ipapatak lang po natin dito sa cotton. Nakikita nyo, may pumapatak. Ayan na. So ayan, meron na sa cotton. So ayan yung mata ng rabbit natin. At medyo magagalaw-galaw yan. Kaya hawakan lang natin. May alcohol. Be gentle lang po. Nakikita nyo, inaano lang natin, dinadampi lang po natin sa mata niya. Parang alcohol kasing amoy nito eh, matapang. Kaya be gentle na lang po sa ating mga alaga rabbit. So amu-amuin lang natin. Sa gilid lang po ng mata, hindi mismo yung mata yung anuhin natin. A-applyan natin ito. Kung nakikita nyo, gilid-gilid lang po ng mata. Hindi po natin rekta ina-apply sa mata ng rabbit natin. Kasi don't apply pressure. Huwag po natin ididiin. So, ayan, adjacent. So, sa gilid lang po. Ayan, makikita nyo dito sa may gilid lang ng mata. And kung makikita nyo, wala naman masyadong duming makaano kasi ano lang naman yun eh, yung parang luha lang talaga yung dumidikit dito. And ang tapang nga mo na may alcohol. So medyo namamaga kung makikita nyo. At kulay pula na talaga itong mga ribetero, pero kung ito yung mata ng rabbit natin, ito yung butas ng mata ng rabbit natin. Dito lang po sa may taas, i-apply natin ganyan. Yan. Ganyan. Sa may gilid-gilid lang po. Ito yung mata ng rabbit natin. Ito yung eyelid niya or yung talukap ng mata niya. Dito lang po sa paligid. And don't apply pressure po. Huwag natin didiinan. Igaganyan-ganyan lang po natin. Tsaka yung pahid pag gilid-gilid na ganyan. So, yun, nalinis na kasi natin. Ayun yung rabbit natin. And hopefully, ginagawa ko to once in a while kapag nakita ko na naman na marami na namang luha. So, check natin. Baka malay natin. Kaya pala nagluluha yung alaga nating rabbit dahil merong balahibo na tumatama sa kanyang mata. So, ayan. Mukha okay naman. Nalinisan na natin. Mabilis lang. Kasi hanggat mari, gusto natin mabilisan kasi nakaka-stress po sa ating mga alagang rabbit yan. So, ganyan. Nakikita nyo.
Ayan, gustong-gusto na niya. So ayun, nalilinis natin kasi yung paligid lang ng mata ng rabbit. So hanggang dito na lang ating video, mga rabbitero. Meron kayong katanungan, suggestion, or medyo nagugulong ba sa akin explanation, please comment down below, mga rabbitero, at sasagutin natin. And also, don't forget to like this video, like our FB page, and also to subscribe to our channel to be notified and updated. Every time you upload new videos, and kung meron kayong mga gusto pang bagay na matutunan, please comment nila sa baba. Kung may mga item gusto nyo bumili, katulad nitong byline, nandito po sa aping description sa baba, pwede po kayong bumili. So, salamat sa pakikinig, mga rabbitero, and happy rabbit farming sa bawat isa sa atin, mga rabbitero. So, ayun, kumakain siya ulit. And ayaw na niya magpalinis. So, ayun, salamat sa pakikinig. Ngayon sa ulit, mga rabbitero. And happy new year ulit.